Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kaprobinsyana. So ngayong araw ay magluluto tayo ng isang munggo. So ayan po, pinapakulaan natin ang ating munggo at hayaan nating ito'y lumambot. At habang hinihintay nating lumambot, tayo ay naghanda ng ating panggisa. So ayan po, meron tayong sibuyas, bawang, luya at lalagyan natin ng pangkik na sili. At syempre hindi mawawala ang ating kamatis. Sa ating gulay, meron po tayong bunga ng ampalaya, may spinach o ang tinatawag nating alukbati. Yan po ay pang replace natin sa dahon ng ampalaya kasi wala po tayong mabilhan dito. At yan, lalagyan po natin ng chicharon. So ayan po mga kapwinsyana, ihanda na natin ang ating kawali. So yan, pag uminit na po, lalagyan natin ang ating mantika at hintayin na naman nating uminit ang ating mantika bago natin ilagay ang ating mga panggisa. So ayan po mga kapwinsyana, hintayin natin konti na uminit ang ating mantika. So ayan, medyo mainit na po yan. Wait lang natin, testingin natin, ilagay ang konting, so ayan po, konting sibuyas. So ayan, pwede na po natin ilagay ang ating mga sangkap na panggisa. So ayan po, pinaghalo-halo, pinagsabay-sabay na natin ilagay ang ating mga sangkap. Ayan. So hintayin lang po natin maluto, magisa ang ating mga sangkap. So ayan po, medyo na nag-brown na po siya. Haluin po natin ng konti para hindi po siya masunog. So ayan, habang hinihintay natin maluto, ayan, halo-halo ng konti. So ayan mga kaprobinsyana, pag okay na po yan, okay na, naluto na, nagisa na ang ating sibuyas, bawang, tsaka ang luya, pwede na natin isunod ang ating kamatis. So, ayan po. Yan po, ako lagi nagigisa mga kaprobinsyana pag ako naglalagay ng maraming kamatis kasi yan po ang nagpapasarap sa ating ginisa. Depende po sa lulutuin natin kung may kamatis. So, ayan. Haluin natin. At hayaan natin maluto. Ang gagawin po natin mga kaprobinsyana, hintayin natin maging paste ang ating kamatis. Ang purpose din po kung bakit natin niluluto masyado ang ating kamatis, pinapipaste natin siya para hindi po madaling mapanis ang ating mga lulutuin. Yan po ang way ng technique ng pag-isa, pag-paste ng mga kamatis. Hayaan nyo siyang maging paste, maluto ng maigi. So yan po mga kaprobinsyana, ang ganda po ng pagkaluto. Yan po ang nagpapalasa sa ating lutuin. So yan po, pag okay na, ilagay na natin ang ating munggo. Pwede rin po na pag naluto na yung ano, yung kamatis, pwede nyo po, yan po yung kamatis po ang isalin nyo sa lulutuin. Pwede din po yan po, ibang technique din po yan. So nasa sa inyo po ang way ng pagluto, mga technique, paraan ng pagluto. So ayan, haluin natin mga kaprobinsyana. Yan, pag okay na po, hayaan natin kumulo ng konti at pwede na rin natin isunod ang ating mga gulay. So ilagay na natin ang ating ampalaya. Ayan. So ayan po, medyo nalakihan po ang gayat ng ampalaya. Kasi minsan po pag nililiitan ko yung ano, yung gayat ng ampalaya, minsan naduduog siya. So ayan po katamtaman. Nasa sa inyo po kung paano nyo hiwain ang ampalaya. Ayan. Nalagay na rin po natin ang ating spinach at ang ating chicharon. So ayan, hayaan natin kumuno konti. Ayan, napakasarap po. Ang dami po niyang sahog. So ayan po mga kaprobinsyana, medyo luto na. At ayan na nga po, napakaganda po ng luto. So i-focus natin. Ayan. Ayan po mga kaprobinsyana. So ayan po yung katamtamang luto ng
munggo. Yung mga gulay hindi masyadong luto. Ayan. Tapos, ang isa pa po, ay damihan nyo siya ng kamatis. So, ayan po. Mga probinsyana, handa na natin ang ating munggo. So, ayan na nga po. Ayan. May konting bowl tayo ng munggo. At syempre, hindi mawawala ang ating kanin. So, ayan. May toppings na rin po siya. At ayan po. Pinili ang mga chicharon. So, bali, dyan po mga kaprobinsyana ay kakatapos ang aking work. So, ayan, nagutom ang iyong kaprobinsyana at tignan nyo naman ang subo. Napakalaking subo. So, ayan, matikman at mahusgan. Ayan, approve na approve ang sarap ng munggo. So, ayan po mga kaprobinsyana, samahan nyo ako. Kuha po kayo ng inyong pagkain, sabayan nyo po ako. So, ayan nga po mga kaprobinsyana, dito na po natin tatapusin ang ating video. Sana po nasama nyo ako ngayon sa ating cooking video at hanggang sa tayo'y nakakain. Ayan po, maraming maraming salamat. Patuloy nyo po akong subaybayan, subscribe, like, and share. At huwag nyo pong kalimutang pinutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa sunod nating mga video. Maraming maraming salamat. God bless.